Kumusta na kayo mga kabataan? Ngayong araw na to, magluluto tayo ng nasi goreng o ang simpleng shrimp fried rice ng mga taga-Indonesia. At katulad ng ibang mga sinangag, napakarami ding version ng nasi goreng. Pero ang common sa kanila ay ang pagiging mas spicy nito kumpara sa iba at ang paggamit ng sweet soy sauce. At dahil shrimp nasi goreng nga ang ating lulutuin ngayon, inihahanda ko na yung hipon. Nilinis ko na ito, binalatan, at tinanggal ko na yung bean sa likod. And then, imamarinate ko lang to sa isang kutsarang sweet soy sauce. Tapos, set aside lang muna. Kadalasan, ang nasi goreng ay nangangailangan ng chili paste bilang pampaanghang. Pero hindi tayo gagamit ito. Salit, gagawa tayo ng sarili nating spicy sambal. Mangangailangan lang tayo ng bird's eye chili. Siyempre, depende yan sa anghang na gusto mo. At isang buong bawang. Sasamahan din natin ng kalahating sibuyas at isang buong kamatis. Most of the time, ang ginagamit sa paggagawa ng sambal ay yung almeres o tinatawag din nating mortar and pestle sa Ingles. Pero okay din namang gumamit ng hand blender kagaya ng ginagamit ko ngayon. At ngayon, nagawa na natin ang ating spicy sambal. Sa isang maliit na bowl, paghahaluin natin ang 2 tablespoon ng sweet soy sauce at 1 tablespoon ng ordinary soy sauce. And isasama na rin natin dito yung shrimp broth cubes. Papainitin na natin ang ating kawali dahil ready na tayo para magluto. And we will start by frying 1 egg. Depende po sa inyo mga kabataan kung gusto mo na runny yung yolk o kaya naman ay buo. And using the same pan, magmemer lang tayo ng margarine. Pagkatapos, isusutay lang natin yung ating ginawang sambal at isusunod na natin yung hipon. Humahalimuyak sa buong kusina yung amoy ng spicy sambal habang ginigis ako ito. Pwede nang sumugo ng kanin kahit amoy pa lang yung ulam. Thank you.
lutuin lang natin ito ng mga 2 minuto pa at pupwede na nating isunod ang bahaw. Tandaan po natin mga kabatang, sa lahat ng uri ng sinangag, pinaka the best ang paggamit ng bahaw kumpara sa bagong lutong kanin. At this point po, pwede na nating ilagay yung ating soy sauce mixture. Tandaan nyo po mga kabatang, just in case lang na wala kayong sweet soy sauce, maaari naman kayong gumamit ng ordinaryong toyo lang na may konting asukal. Ang ratio po natin ay 1:1, isang kutsarang toyo sa isang kutsarang asukal. Siguraduhin lang po natin mga kabatang na every single grain of rice is coated by that sweet soy sauce mga kabatang, para mas malasa at mas masarap. And so kanina, bago tayo mag-umpisang magluto, gumawa muna ako ng toppings. Ang ginawa natin, crispy shallots or crispy onions. Simpleng prito at malutong na sibuyas lang to mga kabatang. Pero para sa best result, kinakailangan nating pigain yung sibuyas at tanggalin natin yung excess liquid dito. And then iprito natin sa napakahinang apoy hanggang sa maging golden at crispy ang ating mga sibuyas na ito. Ang totoo nga niyan, medyo nasunog pa nga itong ginagawa kong to. Shout out at salamat nga pala sa nakakita kanina na nasusunog na ang aking ginagawa. So kung magluluto kayo ng crispy shallots mga kabatang, kinakailangan ng inyong full attention. Huwag kayong patulog-tulog kagaya ko. At pagkatapos ng simpleng plating, roll the montage! Kakain ho! Ayaw galing niyo! Bahala kayo dyan! At nagsasabing hanggang sa muli, abay mag-subscribe ka naman!